ka pala ng exe ko, ma'am? As a ano ni Jeremy, parang representative okay. Ni Jeremy. Kaya naman kung nakapang congressman. Pag official function, naka-white ako palagi. Para ma-distinguish kung part ako ng pelikula o hindi, di ba? Ano ang position ni Jer? Chairman siya ng Optical Media Board. Ako, board member ako. Representing film and TV. So, yun ang position ko sa OMB. Board member representing film and TV industry. Right? So talagang ano ka na rin? Enjoying ka rin sa mga position ka na din ngayon? Hindi, last year, nung na-appoint ako, it was more of, nung kausap muna ako ni then Executive Secretary, under Duterte term pa, na kinausap ko, kailangan ni Jeremy ng tulong para sa OMB. Ayaw up to it. Sabi ko, yes, so willing ako kasi ang advocacy ko yung anti-piracy, yun tutukan ko talaga. So yun naman, the past six, ilang buwan na ba akong na-appoint? 6 months. Yun, yung anti-piracy campaign ng OMB, yun yung tututukan ko talaga. As well as enforcement, na wala pa kami masyadong, this coming year pa kami mag-enforce talaga naman. Karami pa ba bang OMB, Pao, sa panahon ng mga streaming at ano, meron pa bang gumagawa ng mga pirated show? Piracy is very rampant, yes. Ang mahirap lang, ang challenge lang sa akin for OMB is because, remember dati, ang OMB is binuob because of the DVDs, the CDs. Exactly. So, ngayon, it's online piracy. Now, it's online. So, but the mandate naman namin is para sa storage. So that covers USBs, mga hard drive. Okay. Mm-hmm. But that then kasi meron din mga nagpa-pirate. Nag online no, hindi yung sakop yan. Yun ang nasa gray area pa. So we are trying to ngayon sa hinihikayat namin, nililigawan namin ang Kongreso na bigyan pa ng ngipin ang OMB para pwede namin habulin yung mga streaming sites. Pero ngayon, isa sa mga mandate namin na meron kaming ngipin is na nagkakalat ko sa mga kaibigan natin, mga film producers, is pag ang pelikula nyo na pirate at gusto nyo habulin sa korte, pwede nyo hingin ng tulong ng OMB to represent you. Kasi ang pirate where? Like, I'll give an example. Si Ms. Elaine Lozano, meron siyang movie na pinuduce. If I'm not mistaken, it's called Tago ba? Or, I'm sorry, I forget the title. O, saan pinalabas yun? Tumawag siya. Labas niya sa KTX. Oh, okay. Tama ba, KTX? Yeah. Yeah. KTX. And then after a few hours, pinirata siya ng 5 websites. Okay. So ngayon, sumulat siya sa office of the OMB, nagpatulong na para sa akin, nagpatulong sa office ni Chairman Jeremy. Mm. And yun, nagagawa na ng kaso, yung mga sinong kakasuhan. According, syempre, pinag-aralan muna kung paano namin kakasuhan. Meron kasi hindi yung jurisdiction. Yes, may hirap. It's very gray. Yeah. Pero meron na kaming nahabol, may mahahabol. Mm-hmm. I'm not sure kung sino I'm allowed to say, pero parang meron ng may isa or dalawang sa YouTube na mahabol. Pero pa medyo naging obsolete ang mga discs. Ano, di ba? DVD ang discs, nawala, yes, super obsolete. But na-discover namin na ang medium is USBs. So, sa hard drive, meron sa Green Hills na bibili ka. ₱500, may laman ka ng 500 na pelikula or something to that effect. Basta may storage, yun ang pwede nyo habulin. Yun ang pwede namin habulin, yung storage. Ang gray area is the streaming. Although part ng storage kasi, part ng yung laptops kasi digital, it's still storage eh. Digital storage, magnetic. By definition, the storage ang magnetic device. Kasama ang smart TV, ang cellphone, at ang mga CPU. Pero it's still gray. It's so gray. It's so gray. So we need, mahirap yun. Hindi naman kami pwede pag bigla ko na lang bila namin i-enforce, so bawal yung cellphone nyo or bawal. So yun. O anong highlight ng usapan ng Exegam kanina when mo i-share? Magandang lineup ng pelikula. Although I've been tracking it naman talaga. Pero ngayon ko lang nakita ng lahat ng walong pelikula ng trailer. Ang gaganda ng lineup natin. So I hope na itong MMFF, itong year na to, umakit na sa takilya, makakuha natin yung mga blockbuster numbers natin na pre-pandemic. Kasi the past 2 years, talagang wali, na walang pinitang MMFF. Yes, yes. And the past 2 years, 2020 ba yung nag-ano? Yeah. Nag-online? Online yan. Na nakita, na alam naman natin na pirata rin yung karamihan ng mga pelikula ng MMFF. So, anong mga aabangan sa'yo? May movies ka ba? Yes, ngayon, shoot namin yung Topak. Okay. Yes, Richard Somes, Julia Montes, and Arjo.
Ataide. And very exciting. International yan, ha? Yes, oh, pinikap siya ni Raven Banner. Yeah, very exciting, very exciting. Kasi, as you know... Paano international? Pinikap siya ni Raven Banner for distribution. It's a distribution company in sa Canada. If I'm correct, yeah, parang Northern America, ginawa niya yung rights. So, ayun, I think yun yung unang target ng nila Tita Sylvia. Ano siya? Sila ang producers kasi. Trailer? Action! Tataksomes to eh. We're actually on day 12 of our shoot. And grabe na yung bakbangan, grabe na yung action ng mga na eksena na shoot namin. So, I'm very excited para sa pelikulang to. And yun nga, parang ano, ina-aim namin kasi international audience eh. So, ibang, kakaibang Arjun, Julia Montes, my God. Ang ni Julia. My God. Action? Yes. Hi, oh God. Yes. Ay, sabi namin kay Julia, Julia. Kasi kasama ko siya sa Provinciano, oh, di ba? Last year, pagkasama kami. Baka nagkasintado yan. Yes, yes. Diba? Sabi ko sa kanya, Jules, parang iba yung action mo. Oo nga eh, parang ito, mas ano ako ngayon, mas game ako ngayon. Yeah, yeah. So, yun, yeah. Yun ang abangan niya sa akin yan. Ano pa? Well, kakatapos ang teleserye, kakatapos ang recently sa GMA nung ano eh, nung Return to Paradise. Panghapon, kasama ko si Yula Valdez at si Teresa Loizaga. Ang naging very close ako sa kanilang dalawa. Okay. Paano pa pag may offer sa'yo ng ano, Viva Max na magbubat? So, yeah! Yun, hindi, okay ako dun. Well, supposedly, alam ko dapat meron. Pero hindi lang nagkatugma sa schedule kasi nasa Provinciano pa ako nung time. Ah, so game ka? Yeah! Wait, game ako. Pag Viva Max, malala ah. Yeah, yeah. Oh, well, siyempre, depende sa script. Kung the script calls for it, if maganda talaga yung ano. Kasi yun, nakapakita ng bat. Hindi lang bat kayo, nauso. Mga ano, sina Timo, sino nga si Timmy Aigen? Si Duser, Timmy Aigen. Si Duser, frontal, sina Baron. Oo nga, kung nagkwento nga ni Sid Sam, yung kasama rin namin siya sa Topak. Nagkwento nga niyo yun. Oo, ikaw pa, sabi ko. Ano ba pwede ka mag ano, frontal dito? Dahil kung kaya nilang tiisin yung itsura ng frontal ko kasi parang sabihin nila masyadong ano masyadong malaki blank isipin nyo nila gusto nila talaga yung frontal ka ikaw pa ba well kung kailangan depende sa project talaga ako talaga depende sa project. I'm at the stage in my career na during the pandemic nag-aral ako mag-direct nag-aral ako mag-ilaw mag-edit parang hindi ko na nakikita sarili ko outside of filmmaking. Ngayon, I was fortunate enough na mapasama sa government branch and tumutulong ako as much as I can kahit na walang sweldo, pinupuntahan ko, tutulong ko, I'm trying to voice out the industry. OMB? OMB walang sweldo. It's a small agency. But we get compensated per meeting, per dime. But yeah. But ako, it's more of the experience na ang kinuha ko. Gusto ko kasi maging ano eh. Hands-on akong tao eh. Gusto ko makita how it works. Gusto mo ba mag-part ng government talaga in the future? May bala ka ba? Well, kung hindi siguro tatakbo. Hindi ko kaya yung appointed position. Hindi ko kaya yung stress ng pagtakbo. Halimbawa, may ka-close ka, gusto kang appoint. Anong gusto mong ma-appoint? Well, definitely dahil because nasa film and TV ako. Syempre ang ina-aim ko, it's MTRCB, ang MDCP, di ba? What else? OMB, of course, di ba? Kung ano, nandun na ako. Syempre, chairmanship, if ano, di ba? Lahat ng involved na pwede akong makatulong sa industriya. Yan ang aking, I'm very passionate about that, na kailangan ng boses ng industriya natin. Ano tawag sa OMB? Ano pa? Board member. Yes, I'm a board member. Oh, thank you, pal. Thank you, Alex. Merry Christmas. Thank you. Merry nice Christmas. Seeing you.